Ang sumpaang in sickness and in health, maagang napatunayan ng magkasintahang naharap sa mabigat na pagsubok bago sila ikasal. Ang kwento ng kanilang pag-ibig at inspirasyon, tunghayan po sa pagtutok ni Mark Salazar. Ang love story ni na Wilrin at MJ Baldimore ay pag-ibig na pinadapa ng pagsubok pero pinatitindig ng pananampalataya. Mabilis na kwentong nangyari lang sa loob ng 2 buwan. Noong April 17, na-confine si Wilrin dahil sa hindi pangkaraniwang panghihina. Sa CBC ko po may nakita, sobrang baba po ng mga dugo ko, yung hemoglobin, yung platelets, tapos mataas yung WBC. Sinabi na po ng doktor na mag-bone marrow biopsy na po. Tapos parang 90% or malaking percentage na po na leukemia nga po yung sakit ko. Ito pa naman yung linggong magpo-propose na si MJ kay Wilrin ng kasalan. Pero paano? May kaibigan na po namin or niya, kaibigan niya po na nagsabi na itutuloy mo pa ba yung proposal? Ganit. Sabi ko, kasi pinag-pray ko to before at magtitiwala ako sa sinabi ng Panginoon sa akin sa pag-uusap namin dun sa sagot niya sa panalangin ko. April 23, tinuloy nga ni MJ ang proposal. Sobrang iyak po ng proposal kasi po. Sorry po. Ayun kasi po, syempre parang hindi ko po sure yung result. Kumbaga, parang alam mo po ang tagal mo po hinintayin, tama-tama. Tapos biglang unsure ka po sa future mo. Kaya... Kinabukasan, birthday naman ni Wilrin na magkasama rin nilang sinelebrate sa ospital. Sa nagmamadaling milestone sa buhay ng magkasintahan, hindi nagpapaiwan ang sakit ni Wilrin. Matapos ang 2 araw... Ayun nga, sinabi nga po na 79% na yung cancer cells sa bone marrow ko, mga ganun po. Na-explain po ng doktor na this type of leukemia is ganito, very progressive. Tinatagang ko po yung loob ko na, sige, ayun naman si Lord yung tutulong sa atin. Si Lord yung kikilos para sa atin. Kasi alam namin na, ang laki po talaga ng gagastusin eh. Kinumpute kasi mismo ni Doc. Nagsimula agad si Wilrin ng 1 linggong chemotherapy. Higit sa moral support, si MJ din ang platelet donor ni Wilrin. At habang nagpapakimo, pinaplano na rin nila ang kasal. Buong man po ng May, nasa hospital po kami. So pinaplan na po namin na dapat nga po before pumasok ng hospital. Mag-apakasal na. Sabi ko, kalbo na ako paglabas natin sa hospital. Hindi na ako maganda. Sabi ko, paano muna tayo, pakasal na tayo ngayon. 1 linggo pagkatapos ng chemo, June 18, nagpakasal ang 2 sa kanilang paglagay sa tahimik. Ganun din ang sakit ni Wilrin na nag-remission na. Ibig sabihin ay hindi na na-detect ang cancer sa kanyang katawan. Mark Salazar, nakatutok, 24 Oras.